May nag-propose na po ba sa inyo ng kasal? I never heard you talk about him. Ever think of reconnecting with your dad? Never ka po ba nagkagusto kay Kuya Lloyd? Platonic lang po ba talaga? Guys, sana okay kayo. Ako okay naman ako. So for today, ang gagawin po natin ay we will be answering weirdest questions. So nag-post po ako sa aking IG at marami na rin ako natanggap ng mga tanong na weird talaga. Pero bago ko sagutin yan, eto muna. Eto, nakaka-excite na talaga to. Eto na ang ating giveaway! Yay! So actually, pinost ko po ito sa aking Instagram. Sabi ko mamimigay ako ng phone bilang giveaway sa aking mga supporters. Yes, sa inyong lahat. Sa inyong walang sawang suporta dahil po tayo ay 1.2 million subscribers na sa YouTube. Yay! Ayan. So thank you so much. So naisip ko na mag-share ako sa inyo nitong Redmi phone. Itong isa ay Redmi 9A. Ayan. At ito namang isa ay Redmi 9C. Ayan. So, mamimigay po ako ng dalawang phone. So, ang mechanics para mapanalunan nyo to, isasabihin ko mamaya. So, kailangan tapusin nyo ang vlog na ito dahil mamaya ko sasabihin kung paano kayo mananalo ng Redmi phone. But anyways, gusto ko syempre ipakita sa inyo kung ano ba to, kung ano bang laman ito, ano ba yung specs niya. Diba? So, buksan natin. Para meron kayong idea. Kung hindi ka man manalo, alam nyo, kung makaipon ka man ng konti, pwedeng-pwede mong bilhin to kasi sobrang affordable, sobrang mura niya. Tapos, magagamit mo pa sa lahat ng bagay. Pwede kang mag-online class, pwede kang manood sa akin dito sa YouTube, pwede ka rin manood ng live ko sa Kumu, ayan. By the way, follow nyo na pala ako dyan ha, sa Kumu. Nagla-live ako dyan every Sunday. So, eto na. Eto ay, maganda ng color niya, diba? Peacock. So, ito po ay 6.53 HD plus dot drop display, 3D unibody design, at 5,000 mAh. So, ito po ay high capacity battery, meaning hindi po siya ganun kadaling malubat. Meron siyang mahabang lifespan and high charge cycle count. Tapos, octa-core processor po ito, up to 2.0 gigabytes. And of course, yung camera naman niya, ayan, tanggalin natin at gamitin natin. Magpipicture ako para ipakita sa inyo. 13 megapixels po ito. Tapos yung selfie niya ay 5 megapixels. So, tatry ko magpicture para makita nyo. Oh, ang cute ko dito. Ayan. Tapos, kunin natin to. Ayan, picture natin to para makita nyo kung gaano siya kalinaw. May portrait din siya eh. So, papakita ko dito sa screen yung mga pictures. Ayan. Tapos, swipe natin siya. Pwede ka mag-download ng mga apps. Siyempre, ayan, may mga games. More apps, Facebook, ayan. So, ayan, ayun lang naman. Sobrang linaw niya. Ang ganda ng display niya, actually. Ayan, ang cute! So, balik na natin siya. Sino kaya ang maswerteng mananalo nito? So, long-lasting battery. Tapos, big display. At yun din yung nagustuhan ko sa lahat kasi malabo yung mata ko. And sa mga nagtatanong kung magkano po ito, yun nga, sabi ko nga kanina, very affordable to. Less than 5,000 pesos. So, ito yung price. Ayan. So, ilalagay ko dito yung specs. Ayan. Ito namang isa, ang Redmi 9C. Tignan natin. So, okay guys, buksan na natin siya. Ayan. Ang color naman ito ay twilight blue. Ayan, ang ganda. Ang ganda. Ang ganda ng color. Gustong gusto ko. So, ito, 13 megapixels, triple camera. Ayan, oh. Makikita nyo dyan, ayan. And then, 6.53 inches HD plus dot drop display. Ito po ay rear fingerprint sensor. O, diba ang taray? Tapos yung battery naman niya ay 5,000 mAh. So, high charge cycle count and longer lifespan din po. So, yun talaga yung nagustuhan ko dito. Yung long lasting yung battery. Octa-core processor pa din. Up to 2.3 gigahertz. So, ito ay MediaTek Helio G35. Ayan, buksan din natin. Ayan, mag-picture din ako dito para makita nyo. Selfie tayo. Picture din ulit tayo. Ito naman, gamitin natin. Ayan. So, ito ay 3GB RAM, 64GB ROM. Ayan, so mag-scroll tayo para makita nyo. Ang ganda ng display niya, guys. Promise. Sobrang sulit to. Affordable. And, yung price naman, again, murang-mura lang po. Ang kanyang price ay
Ayan yung kanyang price. Less than 5,000. So, ayun na nga guys. Super affordable talaga siya. And long-lasting battery. At magagamit mo talaga siya kahit saan. Lalong-lalo na sa panonood ng mga videos. Bago ko i-announce ko ano yung mechanics mamaya sa dulo ng video, ay ang gagawin natin ngayon ay sasagot muna tayo ng mga weird questions ninyo sa akin. So, simulan na natin. Let's go. O, ito. Ang unang tanong. Half German ka po ba talaga? Weird question ba yun? Parang hindi naman. Pero, opo, half po ako kasi ang daddy ko ay Swiss-German. Weird na ugali o ginagawa. Siguro yung pagiging weird sa akin, yung bago ako makatulog, nagkakamot talaga ako ng kalyo ko or nagtutukulap ako ng kalyo ko. Kasi pampatulog siya and pamparelax ko siya. Lalo na pag-stress ako, nagkakamot talaga ako. Ayun. Bakit po ang bilis niyo magsalita minsan? Alam niyo kung bakit? Kasi may nunal ako sa bibig. Ayan o. Hindi ko alam kung nakita niya, pero may nunal ako sa bebek. So, bata pa lang ako, madaldal na po talaga ako. At lagi ako nalilista na ang noisy. Grabe naman tong tanong na to. Parang, hindi ko alam kung weird question pa to. Gusto mong bash. Bakit po sobrang manas ng face niyo? May sakit po ba kayo? Grabe kayo. Manas ba yung mukha ko? Parang reading mean comments na to ah. Hindi ko alam kung bakit manas yung mukha ko. Kasi ano eh, hindi siya pwede maging perfect. Hindi ko alam eh, kung bakit manas eh. Siguro dahil ano, mana-mana lang po yan. Mataba kasi yung tatay ko, so siguro yun yung naman ako. Okay na ba? Bakit po ang hilig mo mag-shortcut ng mga words? Ang sakit po sa ulo ba sa akin? Gusto mo bang sabihin na jeje mo na ako? Oo, jeje mo na ako. Okay na din ba? Oo, kasi kaya ako nag-shortcut ng words, tamad ako mag-type. So hanggat kaya kong paiksiin, ginagawa ko. Pero natututo rin naman ako, lalo na sa mga posting kasi nababash ako. So pag magpo-post, buo. Pero pag may kausap ako, umasa kang jeje mo niyang kausap niyo. Paiksiin. Okay? Okay na po ba yun? Guys, yung totoo, weird questions ba to o ano? Reading mean comments. Bakit ang burara mo? Nasak na ulo ko. Hindi ko na alam kung bakit ang burara ko. Siguro ang dami ko kasing iniisip. And kapag marami kong obligasyon at responsibilities, lumilipad yung isip mo. Kaya minsan nagiging burara ka. Pero pag nasa mood ako, naglilinis talaga ako ng kwarto. Okay na ba? Bakit ang hilig niyo pong mag-lip bite ni PPJ? Hindi ko siya napapansin, pero napapansin ng iba na ang hilig ko doon kagatin yung labi ko. Actually, hindi ko rin ma-explain kung bakit. Bakit nga ba? Hindi ko rin masagot guys eh, kung bakit mahilig akong kumagat ng labi. Siguro bored ako. Na-experience mo na bang mag-dream na umihi and then pag-ising mo umihi ka talaga? Yes, na-experience ko yon. Actually, nung bata pa ako, lagi talagang umihi sa kama. Kaya nagagalit sa akin yung mama ko dahil ihi daw ako ng ihi. Dahil palit siya ng palit ng cover ng kama. Pero ito, na-experience ko na siya ngayon. Ngayong matanda na ako, na-experience ko yung... Alam mo yung pag nananaginip ka, ang feeling mo, lumulubulub ka sa pool. Tapos feeling mo talagang, yung parang normal yung pag-ihi. So, ilalabas mo yung ihi mo. And then pagising ko, yun pala, nakaihi na rin pala ako sa kama. So, weird diba? How many times do you look at yourself in the mirror po? Ah, ito totoo to. Wala akong ginawa kundi tumingin sa salamin. Parang hindi ko yata kaya sa isang araw na hindi ako tumitingin sa salamin. Sobrang conscious ko, ganun. Parang hindi ako komportable kapag mukha kong tsaka ganun. So gusto kong maayos lagi yung tsura ko. Never ka po bang nagkagusto kay Kuya Lloyd? Platonic lang po ba talaga? Siguro kasi yung love ko sa kanya hindi dun sa romantic level eh. Kasi from the start, alam ko na hindi talaga pwede. Diba? So yung pagmamahal mo, bilang kaibigan nan talaga. Siguro hindi lang normal na kaibigan, special friend. Kasi ang gusto ko naman sa kanya is yung pinagtatanggol niya ako lagi. And minsan kapag may nangaapi sa akin, mas galit pa siya. Mas high blood pa siya kaysa sa akin. So yun yung nagustuhan ko sa kanya, kaya special talaga siya. I never heard you talk about him. Ever think of reconnecting with your dad? Siguro hindi ko siya nababanggit kasi may sarili siyang buhay, may sarili na rin kaming buhay. And reconnecting with him, wala naman akong issue sa kanya ever kasi hindi naman talaga ako nagtatanim ng galit kahit ano pa man yung nangyari in the past. Wala akong ganun. Ayoko magtanim ng galit kasi syempre, kaya naman din ako nabuhay dahil din naman sa kanya, diba? So, magpapasalamat pa rin tayo doon. Pero yung reconnecting, hindi ko pa masagot siya. Ayoko din magsalita ng tapos. Yun. Pero right now, may kanya-kanya kasi kaming buhay and may sarili na siyang family, may sarili siyang inaasikaso, ganun din naman kami. Ayun, yun lang naman. But who knows, diba? Malay natin. Ang last na pagkikita namin ay nung ako ay 14 years old. So, after that, wala na akong connection sa kanya, hindi na kami nagkita. Yun. Humihilik din po ba ang pipe? Bastos.
Ang Pipe po ba ay humihilik from Team Lutang? Siguro, humihilik din naman sila kahit Pipe. Siguro. May nag-propose na po ba sa inyo ng kasal? Sasagutin ko ba to o hindi? Meron na ba? When you say propose kasi, para sa akin yun yung ano, yung pinaghahandaan, yung may pabonggang effects, yung ganyan. Pero siguro masasagot ko to na ano, 50-50. Bakit 50-50? Kasi wala namang formal na ganun, walang formal na ganap. Pero may nagpo-propose, sinasabi ng direkta na I want to marry you, can you marry me? Mga ganun yung direkta, or gusto ko tang pakasalan, mag-ano na tayo, mag-settle na tayo. Pero dahil sinasabi kong ayoko, siguro kaya hindi na pinopost na, ay, hindi, bakit pa ako mag-propose dito eh, ayaw naman pala. Parang ganun, siguro kaya ganun. Nagsasalita ka po ba habang natutulog? Actually, oo. Sinabi lang sa akin ni David na, Mika, nagsasalita ka. Sabi ko, wait talaga, siguro sa sobrang pagod. Ano po ba ang bra size nyo? Weird. Actually, weird talaga yung tanong mo. Sa totoo lang, hindi ko talaga alam dati. Kaya, kung maaalala nyo, meron akong vlog na nakalimutan ko mag-bra at nag-trending yun. Tapos, bumili na lang ako sa Star City nun. Ang binili kong size nun, 32. Kasi, ang sanay ako nasa bahay, 32. Pero, ang size ko pala talaga ay 34. So, ayan na, malinaw na, 34 po. Okay and connected dun sa kinikwento ko kanina, itong tanong, lumabas ka na bang walang bra? Ha ha ha. Oo, kasi nga, yan, sinabi ko na kanina, yun po, nagkaroon ako ng vlog niya na nakalimutan ko talaga, promise. Kasi, alam niyo kung bakit ko nakakalimutan. Kasi minsan, sa pagmamadali ko, ang unang ginagawa ko, magbusuot muna ako ng damit. Tapos, since yung bra ko lagi ay strapless, saka ako ilalagay sa ilalim yung bra ko. So, hindi ko siya unang nagagawa, kaya siguro nakalimutan ko siya. So, siguro pagsuot ko ng damit ko, kala ko tapos na, so hindi na ako nakapagsuot ng bra. Yun yung nangyari talaga noon, okay? Anong bagay po ang pinakaayaw mo pero hindi mo naman alam ang dahilan kung bakit ayaw mo yon? So, no offense sa mga may tato, pero ayoko talaga na may tato. Hindi ko ma-explain kung bakit. Syempre, kanya-kanya naman yan, di ba? Wala akong against sa kanila at hindi ko nun sila ginajudge or what. Pero siguro, ayoko lang talaga. Hindi ko alam kung bakit. Ito yon, ito yung sagot sa tanong mo. May mga ganun talaga na hindi natin ma-explain kung bakit. Basta gusto ko lang malinis. Malinis yung katawan, ganyan. Ayoko nang may tato. Ayun. Pero sabi nila, kung ano daw yung ayaw mo, yun ang pupunta sa'yo. Di ba may ganun daw? But anyways, ayun, yun ang aking sagot. Last question! Humihilik ka po ba? Actually, oo daw. Hindi ko alam na humihilik ako until sinabi sa akin ng beshiwap ko na si Almira. Sabi niya, tiyan lakas ng hilik mo. Sabi ko, talaga ba? So siguro sa sobrang pagod na rin, yun, humihilik ako. What is the ugliest part of your body? Ay, para sa akin perfect ka, pero tanong lang din naman, hindi po ako perfect. Para sa akin, ang pinaka-ayoko sa katawan ko, siguro yung braso ko. Kasi, ever since talaga, kahit nung payat ako, mas malaki talaga yung braso ko. Malaki na talaga siya. Pero, hindi kasing laki ngayon. Kaya tingnan nyo, lagi ako naka-ano, lagi ako nakasuot ng may takip yung braso. Kasi, uncomfy talaga ako. So, yun yung next ko na dapat i-work out. Na mag-exercise para lumiit yung braso. Feeling ko kasi pag kumakain ako, dun agad na pupunta sa braso muna, tapos sa chan. Yun. So, ayun lang. Anyways, wala naman talagang perfect. So, sabi nga nila, mahalin mo na lang kung anong meron ka and i-enhance mo na lang kung ano man yung meron ka. I-workout mo. Kung gusto mo bumayat yung braso mo, exercise ka. Kung gusto mo lumayat yung chan mo, exercise ka din. Ayun. Anyways, ayun na nga. That's it. Sana nag-enjoy kayo sa aking mga kasagutan sa inyong mga weird questions. But eto na ang hinihintay ng lahat. Ang mechanics kung paano kayo mananalo nitong Redmi cellphone. So, ang kailangan nyo lang gawin ay i-follow ako sa Instagram. Tapos, subscribe mo rin ako sa aking YouTube. Tapos, comment ka sa aking IG post with full name, IG handle, at yung iyong job description kung ano ba yung trabaho mo. And then, i-comment mo na kung bakit ikaw ang dapat manalo o kung bakit gustong-gusto mo talagang manalo ng cellphone na ito. I-comment mo rin dito sa comment section ang iyong name, IG account, job description, and kung bakit gustong-gusto mo manalo ng cellphone. And i-follow mo na rin ako sa lahat ng mga social media accounts ko, Instagram, YouTube, Facebook, and Kumu. I-follow nyo po ako dyan. Ilalagay ko yung mga links sa baba sa description box para ma-follow mo ko sa lahat ng mga social media accounts ko. Okay? So, para malaman mo kung panalo ka na, abangan mo na lang ang post ko sa aking IG account. So, that's all for today, guys. Thank you so much. Don't forget to like this video, share, and subscribe. Paalam na, guys! Bye!